Hello guys, good morning. Guys, meron tayong i-review ngayon regarding dun sa inverter natin na GFY inverter. 5 kilowatt, Sunseed 500, 5000 TL. So, eto siya guys. So, i-review natin ngayon paano siya nag-function, nag-function. Okay, so kasi to guys, wala pa tong nakikita akong review sa YT, sa YouTube or any sa YouTube, ano, wala. Kahit sa Facebook, never ko pang nakitaan ng review ang GFY. So ngayon guys, it's our first time na i-review natin yung GFY inverter, on-grid inverter. So eto siya guys. So, kung makikita nyo guys, for testing na siya, bagong-bago yan guys. So, meron na siyang dual MPPT. Pwedeng magkaibang side ng panel. So, design siya as dual MPPT. So, ngayon guys, meron tayong kinabit na panel dito. Amounting 2.4 kilowatt na solar panel. So, ito yung kinabit natin ngayon. And then, dito naman guys, makikita nyo, ito yung limiter niya. Ayan. So, ayan. So, ilalagay nyo lang siya dyan. So, yung limiter, ilalagay. So, input siya natin siya dito. And then, tatakpan nyo lang. Ito. So, IP65 to guys. So, ibig sabihin po ng IP65, pwede siya kahit nauulanan or kaya waterproof. Waterproof po siya. So, mahirap ikabit yung limiter niya. So, akabit muna natin siya guys. So, meaning to say guys, naka IP65 na siya, pwede siya sa nauulanan. And then, RS-232, yan po nyo ilalagay yung minsan sa application, di ba guys, yung gusto nyo siyang ma-read sa cellphone application, sa solar man. Diyan po itinakabit yung Wi-Fi device niya guys. So dito guys, so makikita nyo yung LN, yung live saka neutral ng grid. And in this side, ito pong side ay papunta sa external ng ground. So ayan, kinabit na natin siya guys. Ayan, for testing. So ito. So, nakakabit na rin yung limiter niya, limiter line dun sa live, papunta dun sa, ayan. So, right now guys, ipapower up na natin siya. So, i-on lang natin yung breaker. So, naka-on na yung breaker natin. And then, i-on na rin natin yung solar panel. So, naka-off kasi yung solar panel, on natin yung solar panel. So kung makikita nyo guys, waiting, nakalagay siya dyan, waiting sun. And then verifying grid. Nag-verify siya sa grid for 1 minute. Kasi ano siya, 60 seconds. So, yan. So, fault load. So, kung nakita nyo guys, nag-fault load siya. So, ang gagawin natin guys, okay, long press, naka-lock. Diba guys? So, fault load siya, press lang natin. So, hanapin lang natin guys yung settings niya ng yan, export limit. So, export limit, tapos ilolong press lang natin siya. Nangingi siyang password. So, ang password niya lang ay 6. And then, long press.
para lumipat sa iba. So, tapos long press ulit. Then 6, tapos long press. Apat na 6 lang yan, guys. Ay, sumobra sa 3. Apat na 6. So, password confirm, long press nyo lang. So, password is right, export limit is on. I-off lang natin yung export limit. And then, pag na-off na, export limit set. Okay, I know. So, 6. 6. Then, long press. Six, long press. Long press. So password is right, export limit off, export limit on. And then long press lang natin, guys. So set na siya, guys. So balik lang tayo. So nakaset na siya, guys. So makikita natin, nagre-read na yung solar panel niya. Ayan na, normal. Nasa 100 to 225 yung harvest. So 416. So ayan, guys. So ayan. So ganun lang po yung pagsiset, guys. Okay, so ayan. So kung ngayon, guys, makikita natin yung ano siya, 60 hertz siya, guys. Tapos kung makikita nyo, kung makikita nyo, guys, normal niya is 455 watts yung harvest. And then meron siyang BDC na 251 volts yung galing sa solar panel. Okay. And then may DC 2.1 ampere yung napoprovide. And then 543.1 volts na yung watts na naipoprovide niya. So yan, guys. Power factor settings yan, guys. PFC settings. Power rate limit. So DRMO, fixed power factor, export limit. Dito lang tayo medyo magkakaroon ng ano, guys, kasi hindi natin siya matitest kung nag-i-export ba siya or hindi. Kasi since yung load natin is mas malaki doon sa na-harvest niya ngayon as of now. So, gawin nga natin, guys. Ay, shit. Gawin natin, guys, na
password right. Okay, export limit on. And then set na natin siya, guys. Na-set na natin siya sa export limit. Naka-on na siya. So 464 watts yung na-harvest niya ngayon, guys. So nakayan, guys. Naka limiter on na siya. Okay? So try ulit nating patayin 'to, guys. Since naka limiter on siya, 'di ba? So tingnan natin kung pag nagbukas na tayo is mag kung yun pa rin yung status, yung fault pa rin. So kapag ka ganun, need natin i-on ulit, i-off ulit yung inverter. So, okay, patayin muna ulit natin yung solar panel. So, hanggang mag-zero siya. So, zero harvest na siya. Saka natin ngayon patayin ulit siya sa grid. So, fault na siya, no grid. Hanggang sa mamatay siya. I think ano to, guys, hindi nyo natin kailangang patayin yung grid para hindi na nababago yung reset. Tama, guys. So ayan. So pag ino natin to, guys, okay, nag-off na siya. On natin yung grid. Kapag in-start ulit siya atin siya, guys, parang nagre-reset ulit siya. Ayan. So kung makikita nyo, guys, magre-reset ulit siya. So dapat pala talaga is continuous lang yung grid. So ayan, guys, oh, fault no load siya. Kasi pinatay natin yung pagkakabit niya sa grid. So ang gagawin ulit natin, yung function natin ulit siya. I know, mali. Need natin siyang i-function ulit. Ayan, export limit set. So, isi-set natin ulit siya, guys. sorry. 3, 4, 5, 6. Then, long press. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then long press. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then long press. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Then long press na natin siya. Password is right. I-off natin. And then pag na-off na, saka natin i-long press. So export limit na set. So yun, guys. So, ayan. So nakabalik na siya.
Makikita nyo guys, waiting sun pa rin siya kasi nagbibilang yung yan. What you said. Ayan. Nagbilang na siya guys for another 1 minute. Actually guys, itong GFY ay may 5 years warranty doon sa pinagkuhanan natin, no guys. So meaning to say, magagamit natin ito ng magagamit kung hindi tayo nagiging satisfied o merong sira or nagkaroon ng problema, yung within 5 years pwede naman natin siyang ibalik. Ayan. So ayan na guys, 1. And then, ayan na, nag-normal na siya. And then yan, kumalo na yung set niya. So, yun guys. So, yan po yung GFY review natin. So, maraming salamat po sa inyo and have a good day guys. So, yun na nga guys. Nakita na natin yung review sa GFY natin. So, easy lang naman siya gawin. So, ang hindi lang natin dito is baka hindi siya maging friendly user kasi baka mamaya naikabit na natin pagising natin, ganun siya ng ganun. So, yung limiter na lang, baka mamaya yung limiter hindi siya nagpa-function. So, hindi natin talaga siya pamatitest kasi meron po tayong nakaload sa bahay natin. So, maraming salamat guys. Thank you.